Yes, hello guys. Welcome po sa aking vlog. Luyani Pino TV. Ang video na ito ay papakita namin kung ano ang steps to. Step 2 ng pagtatanim ng ampalaya. No? So, yan. Kung nakikita nyo may nakalatag na ng mga sako ng ipot ng manok. Yan. Yan. Mga yes. Ah. Mga guys. So ito po ang step 2 namin. Yan, pag lalagay na ng ipot ng iti. Yan. Ganyan lang po. Bay Saldi. Yan si Bay Saldi. Warai lunggu kah? So yan. Ito po ang aming i. Ha? Yan po ang gamit namin ay ipot ng liyer. Yan. Sa liyer to. Maganda kasi ang liyer kaysa nung mga ipot ng mga 45 days. Kasi ito ay malamig na to. So hindi pwede nang hindi magtatagal. Pwede nang tataniman. Kasi malamig na ang yung ipot or chicken dung. Yan. Hanggang doon. Tapos yan po. Ay nasa ilalim ng puno ng liyog. Yan sa korpo po namin to guys. Yan nasa tabing daan lang. Sama to doon sa may yung nakikita niyong naka-plastic mulch. Ang dati naming ampalayahan. Diyan. Tapos isasabay na namin pagtatanim doon at dito. Simple. Ang dali lang guys. Ganyan lang. Para lang naglalaro. At doon nakikita nyo ang aming nursery. Yung Sili Vulcan. Yan. So yun guys, pagdating sa ipot ng manok, eh, mas maganda yung layer guys. Kasi na po, ito po yung gamit namin eh. Pakita ko sa inyo. Yan. Dry na dry. Hindi mahirap i-mix. Pagkatapos nito guys, pagkatapos ng pag lagay na namin ng abono eh, mag aararo naman to para ma-mix ang ipot. Yan. Oh wow, yun. Napakaganda ng ipot namin. Tuyo na tuyo. Hanggang doon. Nasa 800 siguro ang 800 na puno ang pwede itanim dito guys. Yan, ito po ang
additional namin area. Tapos nandun pa dun sa likod, may additional din kami dun na area. Yan. So dito na lang guys. Ito po ang step 2 namin. Step 2 sa pagtatanim ng ampalaya. Step 3 nito ay mag aararo na naman para ma-mix ang para ma-mix to. Itong mga ipot na to ay ma-mix to ng karabaw. Yan, so guys, yun lang po at maraming salamat.